Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, tao na nakakonect kay Cancer. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong possible and welcome to welcome sa bahay ni Ate Ame. Salamat na sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading, all the details nasa baba ng video na to. General reading tayo, Cancer, kunin mo lang sa'yo at tapon na hindi sa'yo. Maring vice versa, maring nangyari or mangyari pa lang. Ako na ako na, kung hindi nag-fit sa'yo, huwag mong ipili. Marami kayong energy sa mga ito. Anong nararamdaman mo kay Cancer? Bakit? Okay. Nararamdaman mo kay Cancer, andun yung situation na nagigilty ka. No, itong taon na to, Cancer, na andun yung guilt, no, sa kanya, na nai-hate niya rin yung sarili niya. At andun to rin yung situation na hindi kanya ma-let go. At hindi pa siya makamove on. Nalilito siya sa ngayon. Alam niya na disconnected na siya sa'yo. And gusto niya ng kumbaga, getting together sa'yo, ang nakita ko sa'yo. Kasi na, ano niya na, mahalaga ka sa kanya. Nararamdaman niya sa'yo. Nararamdaman niya rin sa'yo na happy ka na. Yun, yung kumbaga na, handi tayong sitwasyon na unti-unti mong binubuo yung sarili mo. No? Ang nakita ko dito. Pero, syempre, handi pa rin yung sitwasyon na hindi pa totally 100% na kahit 80%, hindi pa ganun ka. Hindi pa rin ikaw nakaka-move on sa kanya. Pero you try your best naman at nagbibigay ka ng effort sa sarili mo na ma-renew mo yung sarili mo. Anak, baba ka muna. Mucho tumate. Diba yan, anak? Dami natin, anak. Anong intention mo kay Cancer? Thank you. Anak, sorry. Akang. Bakit? Anak, hindi pwede. Nararamdaman niya naalala ka niya, syempre. Ay, intention niya is, yun nga, they want a union or hindi pa rin yung nare-remanizing niya yung kayong dalawa. Sa nakita ko dito, gusto niyang mag-sorry or mag-apology sa'yo sa nakikita ko rin dito. Hindi siya masaya sa ngayon sa nakita ko dito. Hindi ko nakikita yung, they feel empty, may lungkot ako nakikita sa niya, and they feel din naman na disconnected ka sa kanya. Yun. Gusto niya mag-apology eh, pero I don't know why, pero parang na-remanizing niya lang din. Intention niya is they're missing you and I want apology sa'yo. Ganun. Pero hindi ko nakita na ano, siya yung tao na magbibigay sa'yo ng o kukumpleto ng iyong 9 of cups. Hindi. Kasi, ang nakita ko sa kanya, wala yung love. Ako nakita, wala. As in, wala. Wala talaga. Anong action mo kay Cancer? Kasi handa na rin yung paglayo eh. No, handa na yung paglayo. Bakit? Ay, ibig sabihin nagkaroon ng pagitan ano. Action niya sa iyo is ano to? Makasarili to. Cancer. Action niya, ano, more on sarili niya ang iniisip niya. Yung kasiyahan niya, yung masaya siya, ganyan. And then, hindi ko nakikita. They want to fight pero more on para sa sarili niya. Ang nakita ko dito. More on kasakiman, more on ayaw kanyang maging masaya. Totally, ayaw niyang magbago ikaw.
Yan ang action niya. And then, yun nga, union pa rin, pero gusto kanyang ilagay sa third party relationship. And, handun yung attraction sa kanya. Hindi siya, ano no, hindi siya. Hindi ko nakakita ang good person siya. You know why? Ito si Devil, oh. More on position ng kanito. More on kasi kay Man. Ah, mas inaano niya lang is masaya siya. Ganun. Kaya ingat ka rin. Kasi kung babalik to sa'yo, masasaktan ka lang ulit. Ano nararamdaman mo dito, Cancer? Ano yan? Thank you. Okay. Nararamdaman mo sa kanya, oh, mahalaga siya, naging mahalaga siya, pero nakikita ko naman na you're starting a new beginning sa buhay mo. Ando na rin na lumabalik na yung mga dati yung confidence mo, ando na rin yung situation na nagpapakabisi ka na, andito na rin yung situation na nakikita ko na chine-chase mo na rin yung mga dreams mo, yung stability mo. It's good naman, nararamdaman mo sa kanya is you put boundaries na rin sa kanya. No, andun na rin yung part na mas pinili mo ngayon yung pag-uumpisa ng bilang ikaw. At andun na rin yung pagpapahalaga mo sa mga tao na nakapalikit na alam mong nararamdaman mo mahalaga ka sa kanila. It's good energy. Tuloy mo lang. Blind spot. Pero minsan dumadating ka sa part na masaya ka sa labas pero may lungkot ako nakikita sa labas, sa loob. Hello. Tanda mo, blind spot is maaaring ikaw or siya. Okay, thank you. Itong ano na to. This is a person na they starting a new horizon sa buhay niya. So nakita ko, andun na yung nagpapaka-focus na siya sa ginagawa niya, trabaho niya, stability niya. Ang dami niya rin yung natutunan, and then nakita ko naman nakita niya yung liwanag, and more on self-care, saving monies, and then, oo, minsan, nandun pa rin yung minsan na, nandun pa rin yung feeling stuck eh, nandun pa rin yung situation na nagre-recover ka pa rin sa mga nangyari sa buhay mo eh, no? Kumbaga, hindi pa totally, may mga situation pa rin na nahahata ka ng nakaraan sa nakita ko dito, may mga, kumbaga, hindi pa totally heal ang nakita ko. Pero nakapokus ka na sa mga gusto mong gawin. Ma-developing yourself, focus to yourself, sa trabaho. Inibigay mo yung effort mo dito sa pagbabago para sa'yo, no? Nakita ko naman yung ambitions in life dito. Para ikaw ito, no? Kasi this is you, eh. Ingat din, ano, yung iba dito, baka sumakit ang likod niyo. Ibig sabihin, binakstab ka pala nito. Energy mo. May namatay ba sa nakaraan? Parang may nakita akong may namatay. Ingat kayo, yung may mga na-confine ba o nagpapadoktor ang nakita ko dito or na-paralyze ang nakita ko dito. Pero if ever na may mga nagkasakit, nakita ko naman yung recovery ito, ano, sa nakita ko. Kung ikaw is nagkahiwalay kayo nito, yan makaka-recover ka rin. Kasi we have the sign in the Wheel of Fortune, sinakita ko dito. Energy po is ano eh. Kailangan mo balance yan yung sarili mo, no? Nakita ko hindi balance, no? Hindi ko nakikita yung pagiging stable ng buhay. And then, make a new direction, sinasabi rin dito na it's time to renew. Kung may mga situation ako na nakita na more on paglabas ng pera ang nakikita ko kasi kailangan mo daw yun baguhin. Kailangan, you need to think the future to success. And syempre, kumbaga, lakas ang loob, strength to renew yourself then in a good way. No? Sa nakita ko, in a good way. And balancing ang nakita ko to. You need to balance yourself. Uh,
May tao dito, ano, no? Parang nakikita ko, minsan naiirita ka? Minsan parang nakikita ko naiirat, naiinis ka? May pagkainis ako nakikita dito sa iyo. Either sa anak mo, o sa nanay mo, o sa dati mo karelasyon. May taong hindi stable kasi ako nakita. May mga sitwasyon pa rin na you're in a pain. Advice po kay Cancer. Bakit po? Thank you. Thank you. Advice niya sa'yo is to move on, no? To move on, i-withdraw ang mga dapat i-withdraw. You need to be patient lang din, maging matalino, sa pagsasalita, ingat din. And be smart, moving on, more give effort. And focus to your stability, trabaho, business, pagkakaperahan. Focus sa future. You need to let go something. Let go the past, ang sinasabi rin dito. Look to the future, syempre. You are, kasi ikaw ang magdadrive ng future mo. Kung saan ka tutungo. Diba? Ikaw ang driver ng buhay mo. Mag more give effort ka daw dito. Overall, energy. Make a new beginning. No? And syempre, make a new beginning and forgiveness. And it's time to heal. Yan. And more on, may mga situation na matatapos na yung mga pain, mga magigetting over mo na yung worst, there's a happy, and nakita ko naman na ililet go muna at ililive behind muna yung mga situation na nakaraan, na nakapagbibigay sa'yo. I-release mo na yung mga pain, sakit, hirap, bigat na yun sa nakita ko dito. Going toward sa happiness, sa enjoy, or to success, no, sa nakita ko dito. And you're starting from a zero or from the basic, eh, no, sa nakita ko dito. Nag-start ka na. Ingat lang din, kasi nakikita ko rin dito na maaaring sometimes baka makakaramdam ka ng pagod niyan. And then, nasabi rin dito na maaring ikaw or there is a person here na mag-share ng problema, or you need to share your problem with your trusted person, with your family, or may kapamilya dito o kasama sa trabaho na malapit sa puso mo na maaring mag-share siya ng problema niya sa'yo. And someone also want a reconciliation sa'yo sa nakita ko dito. Pero they want forgiveness, and pero hindi ko nakikita na ano, darating yung time, aalis din siya. No, ang nakita ko. Pero nasa sa'yo pa rin to, kung ano yung decision mo sa buhay. Diba? Tingnan natin. Cancer. Thank you. Pet. Maaring iba sa inyo is bibili ng pet. May pet na inaalagaan, no? And we have the yes. The luck is on your side. Yes, we have the will of fortune. Ibig sabihin, kung mas more ka mag-focus sa sarili mo, to distance, diba? Mas makakita mo yung ikaw, no? Nakita ko, maaaring nagkaroon talaga ng hiwalayan, no? Nagkaroon ng emotional distance or physically, as in, wala na, no? Yung iba sa inyo. More focus sa sarili. Trust your intuition din. I'm so attracted to you. Maaring your person or ikaw, no? You speak to me through music. Maaring there's a sign, or maaring may mga pumapasok na music, o may mga naalala kang music, ganyan na gusto niyo yung dalawa, or siya, ganyan din. Maaring may mga situation na biglang may maririnig na music, tapos nakapagpapaalala yun, or natatamaan ka ng message ng music, mga ganyan. Cancer? May mga sign, or may mga binibigay sa yung sign siguro, sa taas, no? Temptation, think carefully about the situation. Kailangan, syempre yung mga temptation na yan, yung mga tukso na yan,
Siyempre, kailangan mo pag-isipang maigi yan, no? Yung mga kailangan mo rin kasi matuto. And siyempre, spiritual. Your spiritual journey is beginning. Yung iba sa inyo, nagkakaroon siguro kayo ng mga spiritual awakening. Mas more kayong maaring nagkakaroon kayo o may mga lamalabas na enlightenment or ability sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Yun. Arigato, namaste. God bless.